Diba? Humihingan ang tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng iyong dasal. Kailangan bago ka mamatay, lahat ng kasalanan mo mahingi ng tawad. Kasi kapag namatay ka, na meron kang mga kasalanan hindi mo nahingi ng tawad at hindi na dinanggap ang kapatawaran, sisingilin sa iyo. Sisingilin sa iyo. Kaya magpapawad sa lahat natin, alam niyo, stand for class, yun lang yung stand for glory to after sala. Alam niyo na ba yun? O wala, after sala, bahala na, sige. Ha? Sige, sa bawat sala, stand for class, stand for class. Ano yung sabihin ng task? Pag may nagkakamali ka, stop for pangalan. Stop for pangalan mo siya. Mamalis ka. Stop. Dahil kayo hindi na tawad. At yung mag-stop for lang, hindi na dahil sa bitaw ng dila. Kailangan mag-stop na pula. Nandito. Pag hindi na din tawad kayo lang, kailangan na din sa atin. At kasama rin sa paniniwala sa Day of Judgment, no, sa kabilang buhay, yung paraiso at impyerno. Kapag mabuti ka, paraiso. Pag impyerno, kapag masama ka, impyerno. Pero ang lahat ng mga Muslim, alhamdulillah, kapag binigkas yung shahada at nandito, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kasi ang tao, kullu bali adam khata, nagkakamali, maaari tayo, may makamamatayan tayo, mga kasalanan. Pero dahil sa puso ninyo, nandun ang dalisay na magsamba sa nag-iisang Diyos, inshallah, hindi kayo magpakilanman o hindi tayo magpakilanman mananahan sa impyerno. Maaari parusahan tayo sa ating mga pagkakamali, maaari meron tayong mga tao na agabyado, pero nakapasok tayo sa paraiso. Pero dahil sa nandito ang busilak na hindi ka sumamba, maliban lamang kay Allah, inshallah, ibigyan ka niya ng pardon. Pero may mga tao na kahit na gano'ng kabutihan ang gawin niya, pero nakapakayan niya na siya'y nagsasagawa ng shirk o sumasamba sa Diyos-Diyosan, eh papapasok siya niya subhanahu wa ta'ala sa impyerno at hindi siya magkaralan. Kaya mag-ingat tayo. Nakakawa tayo ng kasalanan, totoo yan. Pero lagi tayo maghihingi sa kanya ng tawad. Pero para tiniin natin sa puso natin yung tinatawag na tawhid, huwag tayong magkasagawa ng shirk. Ano yung shirk? Ang shirk delikado. Nagtatala tayo natin sa mga susunod na tanong, kaya abangan nyo itong mga bagay na ito. May mga pangyayari, akala natin hindi ba shirk? Pero nagsishirk na tayo. Ano yan? Diba mga pag-celebrate ng mga Pasko-Pasko na yan, mga pag-celebrate ng mga bagong taon. Akala natin bilang Muslim tayo, okay na yung mga ganyan bagay. Darating tayo siya na sa talakayin niya, mag-iingat tayo sa shirk. Kung hindi natin alam at hindi tayo sigurado sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, kailangan tayo mag-iingat. Kailangan tayo mag-iingat at magtanong. Ang sunod, batu'min bil qadr. No? Tu'min bil qadr khairihi wa sharrihi. Ang manampalataya at maniwala sa tadhana na ito'y itinakda at kagustuhan o ipinahintulot ni Allah, masama man ito o mabuti. Pag mabuti, wala tayong question, di ba? Pag mabuti ang tadhana. Nagkakaproblema ang pananampalataya ng tao dito kapag may dumarating sa kanyang problema. Pag may dumarating ng problema, doon. Meron akong pinapanood na isang telenovela, no? Na nagpapalit siya. Noong una, napakaganda lang flow ng istorya kasi nagpapalit siya. Kagandang umiyan niya, maganda. Banda huli dumating sa kanya, maraming problema. Nagtakapagtapos na siya sa Italia. Nag-seminarista, tapos may dumating sa kanya maraming problema, dumating pa sa punto niya na sinisigil niya ang Diyos. Pumunta siya sa simbahan, sinisigaw si gawa niya yung krus. Subhanallah. Sinisigaw si gawa niya yung krus. Na bakit mo ang ginawa sa akin ito? Bakit? Wala siyang pananampalataya doon. Nakatapos siya ng seminarista, isa siyang pare, pero hindi niya alam kung anong pananampalataya kung bakit may mga pagsubok. Anong paniniwala? Bakit ka sinusubok ng Diyos? Hindi pwede puro na lang kabutihan. Kasi dito sa mundo, obstacle ito. Hindi ito ang tahanan natin. Ito ang training ground. Dito ka sinusubok kung saan ka ilalagay sa next time. Diba? At tulad nga na sinasabi nila, ang dito, tumataas ang kanyang karat, depende sa antas ng apoy kung paano siya tinutunaw at sinusubok. Diba? Ang mga pagsubok dito, siya na subhanang mga talagang binibigay niya na merong kasama rin o kalapit na talino kung bakit niya binigay sa iyo. E talino kung bakit nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang pagsubok niya. At inshallah, sa bawat pagsubok na ibinibigay niya, siya rin ang naghahanda ng solusyon. Hihiling ka lang sa kanya at hahanapin mo na. At sa bawat pagsubok, sabi sa Quran, sa bawat paghihirap, meron kalahit na kaginawa. Hindi na maagos. Hindi na maagos na yun. Sa bawat kay paghihirap, ay meron kabutihan. Diba? Kaya huwag tayong malumbay kung meron darating sa ating mga pagsubok na dumating sa extent na sisisihin natin ang Diyos. Pag sinisi mo ang Diyos, kukuro yun. Lumabas ka sa Islam. Kaya nga pinapaliwanag ngayon pa lang kung ano itong pananampalataya dito. Hindi gusto natin puro na lang sarap.
Puno na lang saya. Hindi, kailangan sulungin ka. Sabi sa Quran, papabayaan ba ni Allah na nagsabi ka na ng la ilaha illallah at hindi ka niya susubukin? Ngunit sinubok yung mga nauna. At ang pinakamatitinding sinusubok dito sa mundo, ang mga propeta. Hindi tayo, hindi ako, hindi tayo. Sino? Ang mga subo. Sila ang mga matataas na pagnapalataya. Sila pa rin yung sinusubo. Nandiyan sila propeta ko. Na halos nagkaroon ng malabuhang sakit pero hindi nabigay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon ng kanyang pangaral, kinuha ang kanyang tsuhin. Namatay si ang kanyang tsuhin na si ano tawag ito, Abu Talib. Na siya nagbibigay ng protection. Sa same year, namatay ang kanyang asawa na si Khadija radiyallahu anha. Maraming mga pagsubok ang mga propeta, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ. Mismo si Jesus Christ, napakaraming pagsubok, tinutugis siya ng mga propeta. Napakarami lahat ng propeta, si Musa, si Abraham, si Jacob. Sino ang mga, may mga propeta na hinadya ang katawan. May mga propeta na hindi sinunod, kinutya. Sila itong mga matataas ang pagsubok. At kung meron sa atin dati ng pagsubok, at alam naman natin sa ating sarili, nakakala natin lahat ng problema natin yung pinakamalaking problema. Ang bang problema natin yun ang pinakamalaki. Kaya huwag natin yun tawag ito, panghinaan. Tapos ipadalaan natin kay Allah na inshallah masolusyonan ito. Ang sunod ang sabi, Al-mu'min yashhad an la ilaha illallah fala ya'budu ahadan ghayrallah. Unang-una, napanong po nila pinagin sa akat, ang mu'min, ang mananampalataya, yashhadu an la ilaha illallah, ay sumasaksi na walang Diyos malapag sa buhay, malibang kaya na. Palaya ako doon ahatan ng bigay nila, no kayo nila. Huwag kayong sasamba, o huwag kayong sasamba, ang iba matiban lamang kaya Allah. Walang kaida yan. Tandaan yun, no? Al-mu'min yashhad. Ang mananampalataya ay sumasaksi na walang ibang Diyos malibang kaya Allah. Palaya ako doon ahatan ng kayo nila. Kaya hindi siya sumasamba ng malibang kay Allah. Unang panunan. Pangalawa, al-mu'min yashhad anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirur rusul wa yattabi'uhu fi kulli ma jaa bihi min indillah. Pangalawa, sumasaksi tayo mga Muslim na si Muhammad ay sugo ng Diyos. Wa huwa akhirur rusul. Siya ang huling propeta. Fa yattabi'uhu, ay susundin natin kulli ma jaa bihi min indillah. Susundin natin lahat ng pinadala niya sa atin, lahat ng ipinadala niya sa atin na nanggagaling. Ang sunod, al-mu'min yu'min bil malaikati al-abarar, no? Al-kiramun abarar. Sabi sa aklat, naniniwala din tayo sa mga anghel na mga nobel at masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-kutub al-munazzala min indillah at mga libro o mga kapahayagan na ipinahayag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang susunod na mga panuturan, al-mu'min yusaddiq tasdiqan jaziman anna Allah yuhyil mawta yawmal qiyamah wa liyuzihum bima amilu min khayrin wa sharrin. Ito. Ang mananampalataya ay naniniwala ng totoo. Yusaddiq tasdiqan. Ibig sabihin, naniniwala siya ng totoo na si Allah subhanahu wa ta'ala ay bubuhayin tayo pagkatapos ng ating kamatayan. Bubuhayin niya tayo sa araw ng paghuhukom at bibiyayaan niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Ayon sa ating mga ginawa. Kaya sabi nga nila, no? Ngayon, to hasib nafsak kabla to yung hasib. No? Ibig sabihin, bilangin nyo na ngayon.